lebih dekat ini mudah-mudahan. Terselamat setelah semua testimoni orang-orang bila lagi kok nanti malam ketiga atau ayo nang kita punya kegiatan musa ini orang oleh itu ini musa yang bagus bahwa Second Chronicles chapter 29 dapat itong mga nakaraan sa lipa. At yun, ito po'y ikalawang bahagi na naging mensahe po natin. Itong mga, I think, nakaraan dalawang linggo. At ngayon po lang po ibigay yung second part. Kaya itaharin po kayong ibabalik na muli dito sa mga nauna po nating mensahe. Sa book of Second Chronicles chapter 29. Second Chronicles chapter 29. Verses number 1 to verse number 11. Second Chronicles 29, verse number 1, number 11. Magkaroon tayo pa ng palitan magbasa. Second Chronicles 29, verse 1, 11. Andiyan po kayo? Number 1, okay, verse number 1, in Hezekiah began to reign when he was 5 and 20 years old, and he reigned 9 and 20 years in Jerusalem, and his mother name was Abijah, the daughter of Zechariah. He, in the first year of his reign, in the first month, opened the doors of the house of the Lord and repaired them. And said unto them, hear me, ye Levites, sanctify now yourselves, and sanctify the house of the Lord God of your fathers, and carry forth the filthiness of the holy place. Also they have shut up the doors of the porch and put out the lamps, and have not burned incense nor offered burnt offerings in the holy place unto the God of Israel. For lo, our fathers have fallen by the sword, and our sons and our daughters and our wives are in captivity for this. Okay, my sons, we have now taken the chance for the Lord. I have chosen you to stand for Him, to serve Him, and that you should minister unto Him and burn incense. Okay? Now, ito yung umpisa ng kanyang paghahari. Kanyang pinalitan yung kanyang ama na nagkakalap King Ahaz. Amen? Yung kanyang ama na nagkakalap King Ahaz ay idolater. Kaya sa loob ng mahabang panahon kanyang pag-aari, ang Juda ay talagang naging tumayo sa Diyos. Remember that? Yung templo ay kanyang isinirado at binayaan niyang mabulok. Pinahinto na yung paghahalog sa Diyos. Pinahinto niya yung pagsamba. Yung mga priest, yung mga naglilingkod sa templo, pinanayos ng lahat. Nawala ng gawain. Kaya ngayon, si Haring Hezekiah na ang umalit. Oh, can you imagine yung gulo? O diba? Na dapat niyang ayusin? Yung dumi ng templo na kailangan niyang gawin? Ano pa? Mahabang panahon, kung ilang taong walang pagsamba, kailangan ibalik niyang pagsamba. Malaking trabaho, meron siya. Okay? Pero nung unawaan niya, nakadahan na hindi nakasadali sa kanyang balikan. Nakikinig niya sa akin, sa panahon ng paghahari ng kanyang ama, bumagsak ang moralidad ng Juda, at sila po'y nagkaroon ng mga pagkatalo sa mga digmaan at marami ang namatay sa kanila. Anong dahilan? Nakadinig po sa anong dahilan? Verse number 8, lakas. Wherefore? Anong dahilan? Oh, napuot ang Panginoon.
sa Judah at sa Jerusalem. Oh, dinihanyan siya na sila na matalo sa mga digmaan. Okay? Kaya ito yung kanyang ayusin. Ito yung kanyang mga gagawin. Ha? Alright? Kailangan niyang ibalik, na muli ang Judah, ang Israel sa Panginoong Diyos. Ngayon, ibig ko makita niyo po, kaya magbilang pwede yun, yung kanyang, yung mga hamba na kanyang ginawa upang binisi ang Juda at ibalik yung tamang pagsamba sa Panginoon. Ito rin yung mga hambangin na dapat gawin ng isang Kristiyano sa kanyang pagsisimula sa Panginoon. Ayun ni? Sa kanyang pag-umpisa sa Panginoon. Ngayon ikaw ay na, kay Kristo na. Alright? Ito po yan. Kung talagang gusto mong maayos ang buhay mo, ito na sa iyo ni. Amen? Walang makapipili sa iyo. Alright? Pero ngayon na kay Kristo ka na, nasa Panginoon ka na, maaaring ang iba naman siya, maaaring ibang sa iyo ay nag-backslide. Ngayon, bumalik ka na sa iyo. Ito yung hakbang na gagawin mo para makapagsimula ka muli. Alright ni? Amen? Para makapagsimula ka muli. No? Okay, kung talagang gusto mo ng buhay na maayos, kung talagang gusto mo ng buhay na malinis at kaaya-aya sa Panginoon ng Diyos. Ito yung mga bangin. 5 steps to clean up your life. Okay? Okay. Ito yung ating lesson. Itong nakaraan. At i-review ka. Ano yung mga habangin yun? Alright. So verse number 2. Verse number 2. Sabi nga po tayo. And Hezekiah. Verse 2. Pagkatapos. And he did that which was right in the sight of the Lord. Alright, natin na problem. Mr. Kamerman, you must choose to do right. Nakalagin ba yan? Nakalagin ba? Oh, amen? Unang hambang upang binisin at maging malinis sa buhay mo, upang makabalik ka sa Lord, makapagsimula ka muli. Of course, natin na problem. You must what? Yes, you must choose to do right. Huh? Nobody can make you to do right. You must choose to do right. Pagkikin ka sa akin, hindi ka napilitan lang o pinilit na sino man. Talagang ito ay what? Choice mo. Gagawin ko na kung ano lang tama. Amen? Remember, may mga bagay sa Bible na hindi ka na kailangan maghintay, hindi mo na dapat ipag-presya bakit maliwanag ng dapat mong gawin. Amen? Pag sinabihan ka ng kapatid na, kaya ba church ka? Huwag ka nung sabihin, ay pagpipray natin yan. Mali, mag-church ka. You must choose to do right. Amen? Doing right is what? Okay, doing right is what? Doing right is a choice just like doing wrong is a choice. Di ba? Kaya naging mali yung buhay mo ng araw, nakikinig ka sa akin? Kaya naging mali yung buhay mo ng araw, bakit? May pumilit ba sa'yo? Yung ba nang pumilit? Pinili mong gumawa ng mali. Pinilit mong lumayo. Amen? Ngayon, bumalik ka na. Ngayon, nasa Panginoon ka na. You must choose to do right. Amen? In Psalm 37, verse number 4. Psalm 37, verse number 4. Pakibasa lang po naman. Psalm 37, 4. Tayo lahat? Thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thy heart. Ibibigay niya yung pagnanasa, yung pagkagusto sa puso mo para gawin what's right. But of course, ang choice nasa iyo din. Tama? Ang ibibigay ng Diyos sa'yo is what? Desire. Pero yung hakbang para gumawa ka ng tama, nasa iyo. Amen? Kung ilip mo ng buhay na malinis, you must choose to do what is right. Huh? In Philippians 2, verse 13. Give it to me. 2:13. Philippians 2, and number 13. Okay, ready? Tayo na ha, ready? For it is God. Ang Diyos ang what? Worketh, kanino? In you. Kung hindi po yan, God worketh in you. Ang Diyos gumagawa yan sa
kasi may Diyos na gumawa sa iyo. Pero hindi niya pinagbinigyan kalaminang desire. Ito yung tama kong gawin. And thank God, tinihiti mong sumunod. Kakaintindihan po tayo? Kaya nais mo magkumpisa muli sa Panginoon? Kaya mo ng buhay na malinit? Ano yung number one? You must what? You must choose to do what is right. And secondly, you must start attending every services ng Calvary Bible Baptist Church. Balikan niyo natin talagang. Mungkin natin. Paano mo kapas mo yung second part? Second Chronicles 29. Maraming gawain sa bahay. Maraming nag-iimbita kapag ka Sunday. But you must choose to do what is right. Diba? Hindi matatapos ang gawain bahay. Diba? Matapos. Sabi ko, may kukutin dyan. Para magdaga. Kukut ka ng kukut. Namatay ka na. Yung iniwan ng kinukut, may kukutok pa rin iba noon. Amen? Amen? Kung hindi ka tatayo at gagawin ko rin tama, hindi ka makapagpatuloy sa Panginoon. Tayo may balangin, tayo may handa. Diba? Samantalang magpupunta ka sa mga labuyan, walang handa. Kahit ikaw ay hinarayuman, nahihilo, gusto ka, nagpunta. Lumalak ito. Diba? Pero pag sa church, ang dahil may problema. Hindi ka makaalis-alis. Hanggang lang palibig ka na doon. Amen? Oh, you must choose to do what is right. And secondly, you must what? Start attending every church. Mula ngayon, huwag ka nang absent. Tama yun eh. Amen? Amen? Start attending every church. Service. Basta lang ito magbukasyan, pasok. Amen? Pasok na pasok ko yung masin, bukasyan. Eh, pasok ko mula ng tao, pumasok ka. Nagbukas yan. Amen? Inabot mo si Diyos, si Ana, nagkukukot, tumulong ka. At ito yung nagawa ka sa Diyos. Tama, di ba? Oh, you see? Look at this verse number. Balik ka niyo pa yung talata. Verse number 2 pa rin. Ready? And he did that which was right in the sight of the Lord according to all that David, his father, has done. And he in the first year of his reign, anong ginawa niya? Ha? Unang-unang yung inumpisahan, gawin is what? Buksan ang pintuan ng bahay ng Panginoon at i-repair lahat ang sila doon. Nakita nyo? Amen? In verse number 2, kanyang ibinalik lahat yung mga sasordote, yung mga priest, nagtrabaho, nagbabagsakan, nagbungkal. Kasi Israel ang hari ang templo. Are you there? Okay, binalik niya sa pangkuling lahat ng mga magagawa ng Panginoon. Yes, Christian, you must start attending every church services. Alright? Nobody has ever gotten right with God. Hindi kailanman magiging tama ang mula mo sa Panginoon. Okay? Kung ikaw ay kung baliin, hit and miss. Kung pusot-pusot ka lang, kung kailan ka lang makaisip mag-chat, hindi ka tatama. Believe me. Hindi ka tatama. Amen? Para sa alat itinayin niya ang church, kung pwede mo na palang baliwalayin niya. Pariw ka? Para saan? Ha? May hahalaga ba sa bahag sa pagsamba sa Diyos? Amen? Tayo na? Gawain niya yun eh. Kaya ano mo na mangyari? Sikapin mo talaga mag-church. Akan ng mga natin. Ulit yung gawin. Isang bagay kung bakit naging close kami ni Turner, yung mag-asawa na yan. Kasi, basta tinimoy ng Pilipinas, kahit meron pa siya, natawag din yung kahapon lang dumating. Natawag na? Okay. O jet lang. Amen? Mag-tutur siya. Mag-tutur siya. Amen? Talagang niya. Let's ask you about that. Tama. Sa Lord's Day. Yan ang hindi mo magsimulang muli sa Panginoon at tumamang buhay mo, you must start attending every church service. Amen? Maging regular ka sa Panginoon. Amen? Huwag kang mapaghanap lang kung kailang kalamang konbinyente. Amen. Lagi mo natin tandaan yung sabi ng Bible. The Spirit
itself, the spirit is willing, but the flesh is weak. Yung espiritu, lagi nagnanasayan ng mga bagay ng Diyos. Amen? Pero yung lamang mahina, kumipigil yan. Lahat ng lahat ng para sa Diyos na gusto mong gawin. Ha? Wag mong hintayin na gusto mo, kaya mo gagawin. No. Hindi mangyari. Pagka maghintay na gustong-gusto mo mag-church, tsaka tagpalit doon, hindi mangyayari yun. Kasi ang pagdalo sa church ay spiritual na bagay. Ang laman, laging kontra sa spiritual. Kaya ang number one, kaya ano sa number one? You must what? Choose to do right. Mabigat ng katawan na hindi, do right. Umumulan ang mga bagay, do right. Eh? Di kumawal ko sa'yo, walang kumawal na, do right. Handang mag-rapture na yun. Then start attending every church services. Alright? Faithfulness to church is a must. Ha? Faithfulness to church is a must to living a clean life from sin. Okay? Ha? Yung po yung ito po yung palatandaan lamang na hindi ka lang nasave ka na eh, di ba? Matthew 5.16, Matthew 5.14, tayo ang ilaw na sa libutan na hindi pwedeng itago. Hindi pinaniningasan ng ilawa at tapos ay pinatakpan. Kundi inilalagay talaga sa tamang alagyan para magbigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Ang gini kayo, ikaw yung ilawan, ito yung tamang alagyan, ang kalbaring. Para magliwanag ka sa mga tao, dapat mapalagay ka talaga rito. Amen? 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 Dito ka ititire. Ako niyo ba ako? Dito kayo titire. Ha? Okay? And secondly, verse number 5, you must separate from that which is what? You must separate sa mga bagay na maglalayo sa iyo sa Diyos at naglalayo sa Diyos. May mga bagay, ama, may mga tao na pag nakakasama mo, nagpalayo ka sa Diyos. Lumayo ka dyan. May lugar na pag nagpunta ka, nakakagawa ka ng hindi tama, huwag ka na pumunta doon. Ready? Basa. And said unto them, sabi ni Hezekiah, sa mga priest, hear me, ye Levites, sanctify now yourselves. Ano nga ulit yung sanctify? Sanctify means set apart. Lumayo kayo, itukod nyo, ihiwalay nyo ang inyong buhay, ihiwalay nyo ang inyong sarili. Sanctify. Humiwalay kayo sa masama. Humiwalay kayo sa kasalanan. Yun yun. Alright? Okay. So sanctify now yourselves and sanctify the house of the Lord God of your fathers and carry forth. Ilabas yung lahat, yung basura dito sa palandadahong ito. Amen. Pangalawang bagay. Ha? Pangalawang pangatlong hakbang, no? Upang maging malinis ang buhay at makapagsimulang muli, is what? You must separate. Pakalakas, from that which what? Pulled you away from God. Amen? Amen? Now, ikaw nakakaalam. Ano mo? Sino yung mga tao na kapag kasama mo, nakakagawa ka ng masama? Sino yung mga tao na pagkasama mo, hindi ka nakakapag-church? Ha? Inaakit ka, huwag ka na mag-church, sama ka na lang. Sino yung mga tao yun? Are you listening? Yeah. You must separate from that which what? Yung humihila sa'yo pala yung sa Diyos. Okay? Sino yung mga tao na pagka kapag ka ang nabanggit ko yung tungkol sa church, nagtatawanan ka lang. Ginagawa ang biru-biruan. Hindi mo naman brother, sabi siya, brother. Hindi mo naman sister, sabi siya, sister. Para lamang maging katawa-tawa ka. Separate yourself sa mga ganyan tao. Are you with me? Are you with me? Separate yourself. Oh. Okay, yes. Kasi, ang
mission ang purpose naman natin kung bakit tayo lumalapit sa kanila para dalhin sila sa Lord, di ba? Para dalhin sila sa Panginoon. Hindi sila ang magdadala sa iyo. Ikaw ang magdadala sa nila. Kapag ikaw ang nagdala sa tamang lugar, sa Panginoon. Pero pag inalala mo, ikaw ang madala nila, ilalayo ka nila sa Diyos. Amen? Sanctify na yourself. Sabi nitong si Hezekiah sa kanila. Ha? Sabi niya sa verse number 4, he brought in the priest. Ibinilig niyang muli sila sa kanilang pong tungkulin. Sa kanilang pong gawin. Kaya nagkapakita ito that there had to be a return to holy living. Ha? A return to holy living. Okay? Again, you must separate from all people and activities na nagdadalalan sa iyo sa pagkakasala. Separate. Amen? Yeah? Meron talagang hindi pwedeng pagsamahin. Meron talagang mga bagay na hindi pwedeng makita sa atin. Meron talagang mga bagay kaya talagang meron ang dalawa na clean and unclean. Nakalipa ko? Amen? Yeah? Remember, kahit yung panahon ni sa Old Testament, may mga bagay na sabi Diyos, ito madumi. Ito yung unclean, hindi pwedeng kanin. Ito yung clean, ito lang ang pwedeng yung kanin. Nakikinig sa akin? Amen? But, ngayon, kung mapasin yan, nabanggit ko niya, okay? Ang ating nakikita ngayon is what? Mixing of good and bad. Alright? You must separate. And then number 4, you must carry away the filthy sins in your life. That is verse number 5. Ulit, number 5. Ano sabi ni Nehemiah, ni Hezekiah sa kanila? And said unto them, fear me, you Levites, care sanctify na yourself, eh? Sanctify the house of the Lord, and carry forth the filthiness out of the holy place. Okay. Or, so, kulang-kulang 20 years na yung templo sarado. Walang gumagalaw sa loob. Kulang-kulang 20 years. I think 16, ata. Kulang-kulang. Walang sarado, walang gumagalaw sa loob. Kaya naman din natin. Nung hindi pa buksan ni Hezekiah, ang basura sa loob, di ba namin? Amen? Yung mga pugad ng ibon, lawa-lawa doon. Amen? Oh. Yung mga inaamog ng mga amag-amog, hindi naman sila ito, baka talaga amag-amog ng mga tinapay na daming ginagamit ng mga pagsamba doon. Anong ginawa ni Hezekiah? Pinalinis niya at ilabas yung lahat ang basura dito. Alright? Ika-apat na steps. Bakapag, para sa malinis na buhay, you must carry away the filthy sins in your life. The filthy sins in your life. Saan galing yung mga basura? Sa templo. Amen? Ang tapos templo? Holy place. Ang templo ay holy place. Follow me? Now, ngayon, remember yung 1 Corinthians 3.16? No, gina, hindi mo ba alam na kayo ang templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Paliwanan ba? During the Old Testament times, ang presence of God ay sa templo. Nene? Nene? Pagbaba ng Holy Spirit sa panahon ng New Testament, saan siya tumata? Hindi na sa templong gawa ng kamay, kundi sa templo katawan ng Kristiyano. Nakikipa ka doon? Yung holy place, yung templo ng araw, kailangan ilabas lahat ng basura. Ngayon, ikaw ang templo ng Diyos. Maliwanag ka? Ikaw ngayon ang templo ng Diyos. Kaya paano ka naging templo ng Diyos? Sa bakit ang Espiritu ng Diyos ay tumatahan sa iyo ngayon. Mula na ating tanabi si Kristo. Amen? Sabagat templo ko ng Diyos, ang kanyang ang Holy Spirit na sa iyo ngayon, kailangan lahat ng basura ilabas mula dyan. Amen? Wala nang basura dapat dyan. Wala nang aharap, wala nang sigarilyo, wala nang suka. Maliwanag ba? At yan, katawang niya, huwag mong ipapasok yan sa masamang lugar. Amen. Amen. Maliwanag ba? Amen. Amen? Amen. Oh, huwag mong tutunihin yan.
diligent. Okay, tapos niyo, number 11, my son, be not now what? Alright, huwag ka na maging pabaya. Ha? Mga anak, huwag ka na maging pabaya. For the Lord has chosen you to stand before Him to what? To serve Him. To serve Him. And number 5, para sa malinis na buhay, at pag-umpisa muli sa Panginoon, ang dapat, mga apat, you must get back to serving God. You must get back to serving God. Amen? Maaliwi pa sa inyo, bago nag-backslide, meron kang ginagawa sa Panginoon, meron kang ministeryo, napabayaan mo na iwan mo, balikan mo na. Amen? Balikan mo, intaga mong ginagawa. Alright? Serving God is the key to cleaning your life from sin and to keep you from sin. Okay? Now, nagdating ko kayo sa part ko ngayon, Lord, bless mo po ang mga nalangin ko oras. Gamitin mo po ng Jesus' name. Amen. Alright. Kaya si Hezekiah ngayon, naghahari na siya, nag-umpisa na siya. No? At sabi ko kanina, no? Alright, yung paghahari ni Hezekiah ay katulad na katulad, kapareho-kapareho ng Christian life. Ano ko? Alright? Okay, na Christian life, na dapat mo lang maging buhay, gayon ikaw ay ligtas na at nasa Panginoon na. Ganun din, o ikaw ay pumalikot, no? Ito yung dapat mo mabalikan. Okay? At nakita rin sa verse number 5, ano yun? Ano ba? Okay. Kaya nga, ang dati ito ba? Hezekiah's rule like the Christian life. Yung paghahari ni Hezekiah ay katulad ng buhay Kristiyano. Ha? Na kung titignan mo siya, makikita mo, ha? Paano mo bumubuhay ang buhay ng isang tunay na Kristiyano ng totoong nakakilala kay Kristo. Paano ka bumubuhay? Sa papaan paraan. Okay, number one, get rid of the filthiness in your life. Huh? Get rid of the filthiness in your life or in your heart. Alright? Ito yung pangunahin. Huh? Okay? Pagkaya yung ginawa ni Hezekiah, kanyang ipinagutos na alisin, ilabas lahat yung basura doon sa banal na dako ng Panginoon. Okay? At ganoon din naman tayo, no? Our body, pinagkikuha na, ang ating katawan ay templo na ng Diyos. Sapagat ang Espiritu na sa nananahana sa atin. So we must get the fitness, okay? Sa ating buhay, sa ating isipan, at maling sa ating mga puso. Amen. Amen? Now, again, ipapalala ko sa atin, okay? Binigyan ko ng emphasis yung puso natin at yung ating isipan. Huwag natin pakalimutan, lagiin po natin that the devil is after your takas niyo po? Heart. Heart and what? Heart. No? Hindi ka pwedeng mapossess. Pero kaya na mag-inject sa isip mo at sa puso mo. Yes. Kaya niya yun. Alright? Kaya ingatan ang puso. Ingatan ang isipan. Eh? Lahat ng mabubuting bagay mag-uumpisa sa isip at sa puso. Amen? Kung ibig mo ng malinis na buhay, ano sa ng Bible? Be not conformed to this world, but be transformed. Be transformed by the renewing of your mind. Magbago ka na ng iyong pag-iisip. Para maunawaan mo kung ano ang mabuti at saan na kalooban ng Diyos. Nagbago ka na ng iyong pag-iisip. Sapagat kung anong iniisip mo, ganun ka. For as he thinketh in his heart, so is he. Amen? Be transformed by the renewing of your mind. Teka, pero ano nga? Paano ko marunong yung mind ko? Paano mo babago yung mind ko? By meditating what? The Word of God. Amen? Yun ang paraan. Alright? Meditating the Word of God. Sabi nga ni David, ano? But his delight is in the law of the Lord. Huh? And in his law, that he meditate.
day and night. Alright? Kaya get rid of the filthiness sa iyong puso at sa iyong isipan. Secondly, assemble with your fellow believers. Okay, tingnan po, chapter 30, verse number 1. Chapter 30, and number 1. Ready? Hezekiah sent to all Israel and Judah and wrote letters also to Ephraim and Manasseh that they should come to the house of the Lord of Jerusalem and to keep the Passover unto the Lord God of Israel. Nakatid mo yan? Tinawag niya yung kanyang mga kapwa believers. Alright? Pumas na rin. Magkasama-sama ang sumamba sa Panginoon. Okay? Okay? Get rid of the bitterness sa iyong puso. Isip pangalawa, assemble with your fellow believers. Okay? Sila na ang dapat na lagi mong nakakasama. Okay? Sa tuwing may pagtitipon ang mga kapwa ng Kristiyano, dapat naman ka. Nakikinig ka sa akin? Amen? Amen? We are to go to church. Huh? We are to go to church. And when you get together at sa pagtitipon-tipon, ganito. Kapag nagkakatipon-tipon tayo, alright? Merong bilin naman yung Panginoon. 1 Corinthians 5:8. Sa pinang magtitipon-tipon, may mga bagay tayong dapat natin babantayan at iingatan. 1 Corinthians 5, number 8. Upang maging totoo, at puspos ng pagpapala, ang panitipon-tipon ng mga mananabatay, ito yung dapat natin isagawa. 1 Corinthians 5:8. Nandiyan na po? Ready? Basa. Therefore, let us keep the feast not with all living, neither with the living of what? Magis and wickedness, but with what? And the living bread of what? Sincerity and truth. Nandiyan po yan? Kapag nagtitipon-tipon na, dito pinag-uusapan yung pagpaparting ng Lord's Supper. Sama-sama yung Kristiyano. Alright? Kami ni Pablo, okay, magtipon-tipon kayo, okay, wala na, dapat wala yung old, lumang levadura. Don't forget, sa Bible, ang label ay lagi sumasagisag sa what? Ibig, kasamaan. Nakikinig ba ka sa amin? Okay. Kaya pinagay, label ng what? Dapat walang libin ang pat, number one? Libin ang pat? Magis. Okay. Magis is what? Magis is desire to hurt others or desire to cause pain. Magis also means intent to hurt others. Nakatingin yun? Oh, sa pinang nagtitipon-tipon, okay, dapat walang magis. Wala kang katapiran good na parang gusto mong saktan o masaktan. Nakikiba kayo? Nakikiba kayo? Walang bitterness, walang hatred sa ating pong puso. Okay? Ano pa? Wala din what? Wickedness. Naman niyo po? Walang anumang kasamaan. Are you with me, sir? Wala yung paninirang puli, wala yung gossip, ilang misan yung problema sa siya. Nagkakagulo-gulo, misan dahil sa mga tatawag na at gossip-gossip na yan. Yung mga tenderan na yan. Makikinig ba ka sa akin? Amen? Pagkusa lang sa akin, sa pag-ibigan, walang malice, walang wickedness, but with what? Pakalabas, with what? With unleavened bread of what? Pakalabas, sincerity, ano ba? True. Sincerity. Hindi pa sa sincerity, talagang totoo, totoo ka. Amen, Christian? Totoo ka. Okay, pinag-pray kita, totoo ang pinag-pray. Yes. Amen? I love you,
pero tabo-tabo talaga, I love you in the Lord. Pag mangyari na, pag magaling ka sa harap, pag nakadeliver ko, ano nang sinasabi mo? Hindi ba? Walang sincerity, walang truth doon. Walang sincerity doon. Yes. Alright? Kaya we must assemble with fellow believers without the leaving of malice. And then what? Ano ba? Wickedness, but with what? With unleavened bread of what? Sincerity and truth. Amen? Sabi ng Hebrews 13:1, let brotherly love continue. Amen? Let brotherly love continue. Okay, walang iringan, walang away-away, walang pagalingan, lahat ay hindi magaling. Kaya pag magaling ka, hindi ka pwede dito. Magaling ka, hindi ka pwede dito. Ang galing mo kasi. Di ba? Oh. Dapat may pakpaka na. Ano mo talaga ako? Romans 12, verse number 10. Romans 12, number 10. Well, 10. Oh, okay. Romans 12, verse number 10. Be kindly, affection with one another, with what? With brotherly love, in honor, prevailing one another. Nakita niyo? Oh, amen? Okay, lagi mong ipinagpapaunlan, ikaw na mauna. Amen? Ikaw na magaling, ako hindi. Alright, yes, we can assemble with fellow believers with unleavened bread of sincerity and truth. And thirdly, we must separate from the sins of the world. 31:1, balikin po, 2 Chronicles 31:1. Ito yung Christian life. Ito yung tunay ng Christian living. Alright? Ipinakita na si Kaya sa kanyang pag-aari sa Israel. Okay? Tinanggal niya lahat yung kasamaan, yung kasalanan. Ha? Alright? At siya bilang nakikipag-asembo sa kanyang kapwa, manang ng palataya, at gumiwalay siya. Okay? Sa lahat ng kasalanan ng sanlibutan. Okay, 31 verse number 1. 2 Corinthians 31 number 1. Ready? Now, when all this was finished, all Israel that were present went out to the cities of Judah. Anong ginawa nila? Ito mo, matapos ang revival, lahat yung Diyos-Diyosan itinayo, ha? At ipinaramot ng kanyang ama. Anong ginawa nila? They break the images in pieces. Ano ba? Cardboard, the groves, yung mga grotto, and threw down the high places and the altars out of Judah and Benjamin in Ephraim also and Manasseh until they had utterly destroyed them all. Then all the children of Israel returned every man to his possession into their own cities. Ito mo, this, okay, his name. We must separate from the sins of the world. We must separate from what? Iiwalik tayo sa mga kasalanan ng sinulitan. Alright? Okay, you see? There are outside influence in your life na dapat mo talagang tatalikulan na. Huwag mong hayaan ma-influensya ka ng masama. Nakikinig sa akin? Huwag mong hayaan ma-influensya ka ng masama. Okay? Mga kaibigan mo, mawala sa Lord, ha? Tinutukso ko lang magbuwa ng masama, mga lugar na hindi mo na dapat buntahan. Iiwasan mo na yan. Even mga wrong doctrine, even mga liberal, even yung mga tiyatawag na mga Christian doctrine, pero mga liberal, okay, hihiwalay ka. Hindi kayo dapat ma-influence yan. Are you listening? Amen? Kaya alam mo, lagi ang kahit sa lumbang, lagi binabagat ka, hindi tayo katiputod ng mga Eugene na dyan. Okay, wala tayong drums, wala tayong mga liberal na mga panambahan dito. Okay, lahat na ating gagawin dito ay ito yung alam din na siya nais ng Diyos na paraan ng pagsamba na ibibigay natin sa Kanya. Siya makapangyari, hindi tayo. Amen? Okay, wala, hindi natin nais na dapat gawin natin yung para maraming dumalo.
dito yung ating umpisa hanggang mag-rapid ganito tayo. Ang Diyos ang magdalagay ng tayo. Amen? Amen? So we must go out to his souls. Alright, baatin, babalikan sila, hindi na sila. At kung anong natagpo na namin ito, hindi na kailang babalikan pa rin. Amen? 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 Yes. We do not believe sa itong mga online service kalokohan niya. Nakikita sa akin? Amen? Hindi tayo niniwala dyan. Online-online. O online kung ano. Diba? So, nakakita ka ng online worship. Paano ka mag-pedis offering doon? Paano ka mag-invitation doon? Baka habang nag-i-Kristo ko, nag-i-lip na rin ng buka. Amen? I-Kristo ka, nakahubad ka pala, naka-sure ka na, naka-free ka. Tama, di ba? Amen? Pag medyo mahigpit ang preaching, sarandang mo na, itakabos, pastor. Tama, di ba? Ano naman yun? Ito mo, bakit na ako ito? Nakakita, pwede ka ba yan? Hindi pinadangin. O, online service eh. Okay, oh, pasok na kayo. Pag-ipin niya si pastor. Bok! Yung dagang sa kama, bak? Lahat pala yun. O, dadalang, inalapin niya. Yung laptop na sa bagulang tama, lahat nakabulag ta. Kakaya ng mani, yung sabi, patay tayo, nakamedyo. You see that? Yes. Online service. Yes. Tapos nasa ng church, wala. Hebrews 10:25, not forsaking what? The assembly. The assembly of ourselves together. At huwag yun ang gayahin yung ginagawa ng iba. Hindi mag-aralan. Say, since darating na marating malapit na yung araw. Okay? We must separate. Maging sa mga liberal churches na yan. Na itinagturo na hindi nagbiblika. Amen? Amen? Amen. Ito ka lang ba? Tayo, kalabong bakawasan mo si Kalayan? Ano? Sabi nga ni Pastor Torres, buti nandito ka. Kailangan dito magsama, magtipon-tipon ka. Yung mga hindi na nagkakasin doon yan, alam ko na. Alam ko yun. Okay. Sabi ko, no, okay, Bible student, ang naging lagi argumento nun ay Calvinism, sinod MacArthurism. Ngayon naman, may mga uso yun. Binabangin ko sa inyo misa. Sabi ko, Wilson, huwag kang makikinig dito, huwag kang dadalhin dyan sa group na yan. Baptist daw sila, pero sa pangalan lang. Iba rin daw nila. Okay, at ang nakalulungkot, yung mga, may mga kilalang pastor, na mas, mga senior pastor, abay, nahikahit pa rin yung mga young pastor nito. Okay, young pastor, bata pa yung pastor, sabi nyo sa puso, kaitin ko lang yun. Yang pastor, at yung church niya, bata pa yung church, yung nahikayat niya, baka nito mas maganda ng church. Pasok na pa sa akin. At mas maganda pa sa akin. Magkakagaling. Ay, magandang din na punto eh. Okay, you see. Pati chanting, binadaliyan. Okay, so ang sabi ko, ano nangyari itong maganda ng pastor? Never. Kasi nagtuturo lang tayo sa offering, yun yung hinihiniwala sa offering, tayo sa offering. Samantalang yung kanyang pinagdalingan na dalawang marandang church na hiniwala at kaling turo din yan. Ay, bisyo tayo, kaya mo sabihin na kamali ka ng turo mo. Bisyo na. Dineros Baptist. Ewan ko lang, nagbibot talaga. Kasi pinapain ko lang ang isang dadugan na sabi ni Pastor. Nung Sunday po yun, yung itong pastor na ito, nag-anaw siya. Kung hindi na niniwala sa akin, umalis. Pinagulat siya, ang dami nag-alisa. Pamilya. Totoo, sabi ko, pasok. Nung nasa akin, inos niya. Ako yung ganito na. Yung hindi na niniwala sa akin, umalis. O, nakakalala, ang dami nag-alisa. Binawi niya ngayon. Sa FB, ako'y Baptist. Ako'y wala ka na. You see?
Sabi ko, di ba binagin sa Bible? Sa mga huling panahon, maraming magsisikalipon sa pananampalataya at makikinig sa mga espiritong mapanghikaya. Are you ready? Bakit sa tuwi-tuwi na magbabawal ang doctrine, isa sa pinagpapalingan yung type sin offering? Kasi alam nila na ang pera ang malapit sa puso ng tao. Okay, sige, huwag ka mag-touch. Mag-mission, mag-bidigan, higit pa dyan. Are you ready? Oh. Ang gusto ng tao kasi kung gusto lang nila. Kaya lang, yung will of God. Pakita mong partner mo siya. And then, eto Lord, partner kita, eto yung ties mo. At eto yung love ko. Amen? At gusto ko lang, pagtiwalaan pa ako ng maraming eto yung presbyt ko. Amen? 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 Matagal na tayo. Kailanman hindi tayo dinayan ng ating Panginoon. Amen? Mandadaya ka siya, hindi mandadaya sa iyo. Okay? So, kaya nga, we must separate from the sins of the world bagay sa mga liberal churches na ito at mga new gen churches na ito. Pinakita ko kay Ate Pin, madrami, inabot mo si Clint Pring nung natin pa tayo sa may sa wali dati. Yung magkasama, hindi mo natandaan ba? Talaga pag-gated na, tali mo kayo. Okay. Si magkasama yung Brother Arnie, bata kong pastor. Tagap na ulit. Isa yun sa tumulo sa akin, parang kapunta rin eh. Okay. Kasi kaya na maka siya naman tayo. Si Cliff Ring, batang-bata siya. So, okay. Pastor siya ng tono-tono ko sa Baptist Church. Malaking simbahan. Laki simbahan. Okay? Yung lote, parang malaki pa sa Binyo si Pina. Okay, sa pagkataman nila siya, mayroon isang mayroon bumalik na pastor, si Mark, Mike Grover, Baptist din. Ang problema, nung tumagal-tagal, naapektuhan na ng mga progressive churches. Baptist pa rin, pero pinakita ko yung ating kanina. Naka-t-shirt lang siya na Uniqlo yata yun. Parang Uniqlo eh! Kulay lang namin nila yan, yan, yan. T-shirt lang! Siguro, Uniqlo yata ito. Tapos ano lang, nakamaon lang siya. Nakamaon. Okay, at naka-rubber shoes. Ewan ko kung Converse on dahil dahil dito. Pwede ba dito? Nag-appreciate siya. Ang kanyang topic is what? Leadership. Oh, no, so. Pwede ba dito? Wala lang, di ba? Simple, ang doktor, alam mo ang doktor dahil sa sword niya. Ang pare, ganun din. Ang marine, may uniforme. Ang army, may uniforme. Ang bumbero, may uniforme. Ang polis, may uniforme. Amen? May pagkakakilalanan. Ngayon, kung pastor ka, nakatisip ka, pipers ka, paano masabi ng malapit ka? Are you with me? Nagdadamit tayo ng mga hindi para hangaan. Nagdadamit tayo ng mga sapagat we honor yung pagkatawag ninyo sa atin. Even Paul na nagsabi, I magnify my office. Amen. Ito ang office ko, bilang pastor. And I magnify my office. Amen. You see, kaya we must separate also from the system of the world. Even ito mga wrong teaching, wrong practices na ito na hindi nabiblikan. Amen? Hindi sila dapat maka-influence sa atin. Patuwa ko doon sa visitor natin kanina. Kung galing ko ng Alaminos. Amen? Naghahanap talaga siya ng Bible Baptist. Okay? And then, God bless siya. So, gusto niya ngayon, this coming Tuesday, makapunta tayo lahat. Diba? Makapunta yung ating mga workers, mga sawmillers, para makapag-sawmill sa lugar nila. Kita mo? At si Barry Jr. yata gusto niya magturo. Di ba tuturuan siya? Kaya siya kapal, yung gusto mo, isa ka. Gusto niya makapagturo tayo ito. Amen? Amen? Sa Lord. So,
Kaya we must separate from the sins of the world at pati sa mga liberal churches na ito. Alright? And then, what is verse 4 to 6? 4 to 6. Ready? Bible lahat, ready? 31, 4 to 6, ready? Moreover, he commanded the people that dwell in Jerusalem to give the portion of the priests and the Levites that they might be encouraged in the law of the Lord. Nakatinyo? Ang giving ay encouragement. Naliwanan ba? Nagbinatigil ni King Ahaz. Kaya yung mga priests, di ba? Umalis ka sa templo, nag-borrow na nga. Hindi na rin yung muli. Hindi kayo yung para sa Levites. Para na-encourage sila sa gawa ng Diyos. Alright, verse number 5. And as soon as the commanded came abroad, the children of Israel brought in abundance what? The first fruits of the corn, wine, oil, and honey, and of all the increase of the milk and what? And the time of all things brought they in what? Abundantly. Alright? We must start giving to the Lord's work. Start giving to the Lord's work. Alright? Kaya sa ating pagsimula, bilang Kristiyano, we must start giving to the Lord's work. Ito ay ipinag-utos ng Panginoon. Amen? Sabi ko, ito ay nagpapakalakala kanina umaga, kanina umaga. May sundok tayo sa pila. Ano? Asan mo talaga pila? Sa pila. Okay? Now, hindi na umupula para magpunta ng ugo. So, medyo magkalayo. Kaya dumating yung pila dito. Then, may nakita ko sila Brother Orin. Nag-jeep lang para marundok mo siya. So, ugo. Marami rin taga-ugo ng kalita. Amen? Okay. Hindi na rin napunta yung taga-duha. Kasi ito talaga hindi umupulang isang sasakyan na. Amen? Ngayon, hanggang kailan tayo magkikiis? Bakit? Siguro baka August 2024, meron tayo isang sasakyan. Pero sabi ko, baka naman tayo pwede nang bumili kahit isang paratos. Amen? Kaya sabi ko, parang ganda natin. Kaya kailangan. Amen, Christian? Then, kailangan pagtubagoy sa akin, takbo na sa lumpan. Pero kailangan makabalik dahil susundo ulit sa saan ba yan? Sa bumoy. O, wala na nakapunta ng duha. Eh, kung mayroon tayo sa akin. Kaya maghihirap ako ng 1.8 para makabili na ng buo sa akin bukas. Kaya makahirap sa akin. Kaya talagang kailangan matutong lahat ng membro at maging tapat ang membro. Amen? Amen, Christian? Kaya, amen? Kaya as a real Christian, we must start giving to the Lord's work. Okay? Tapat ka ba sa first book? Pinagpe-pray mo ba? Naumpisahan mo na ba? Amen? Kristian, huwag mong biglaan, nahihirapan ka. Hulugan mo na. Amen? Amen? Hulugan mo na. At sana ang loobin ng Lord na hindi makatagal ay medyo tumaas na para makakuha lalag tayo ng isang pansarapin. Amen? Amen? O yun mo naman para magkabili agad tayo para makuha yung bigli tayo. O yun mo sa akin nga. Kumuha mo yan the best. Kasi para sa Lord yan eh. Amen. Kaya nga, start giving to the Lord's work. Okay? For God loveth a cheerful giver. And then, find the place. Ito yung kanyang po, chapter verse 16. 16. 16? Okay, patapos na. 16, tayo lahat? 16? Beside, alright. Chapter 30, verse 16.
31:16. Ready? Beside this, the genealogy of males from even everyone that entered into the house of the Lord, his daily portion for their service in their churches according to their courses. Also verse 20-21, and thus did Hezekiah throughout all Judah, and wrote that which was good and right and true before the Lord his God, and in every one, in every work that he began in the service of the house of God. Okay? Okay, number, find the place of your service. Find the place of your service. Alright? Kaya makikita mo, no? Ang paghahari po nito si Hari Hezekiah ay tulad din ng Christian life. Ngayon ligtas ka na, ngayon nasa Panginoon ka na, ano yung ikanima po, pakalabas, you must what? You must find the place of your service. Hanapin mo, alamin mo sa paanong paraan ka makapaglilingkod sa Panginoon. In conclusion, everyone has a place of service. Huh? Everyone has a place of service. Romans 12:3. Hindi po, oh. Romans 12:3. Masusunod po ba ako? Yeah. Romans 12:3. Ready? Basa po, I say. Romans 12:3. Ready? Basa po, for I say. Through the grace given unto me. To every man that is among you. Dito. Not to think of himself or what? Huwag pag-isip ang sino man sa inyo na sobrang taas. Huh? Okay? To think. But to think what? Summarily, according to what? Ayon sa sukat na, okay, according as God has there, to every man what? The mission of what? Faith. Okay? Oh. So, pinag-usapin ito po yung service. No? Alright, maglingkod ka ayon sa sukat ng faith na ibinigay sa iyo ng Panginoon. May kanya-kanya tayong pagkatawa. May kanya-kanya tayong servisyong ibig sa gawin namin alak-alak mo sa kanya. Amen? At sa iyong paglilingkod, huwag kang mag-isip ng sobrang tayo. Nakatiba ibig sabihin? Amen? Okay, mag-serve tayo, hindi mo hanap yung glory mo, kundi yung glory ng Diyos. Mag-serve tayo, hindi para papurihan o sabihin magaling ng sino. No, ba? Mag-serve tayo sa Lord ng hanggang yung kanyang kalawalhatian natin. Alright? But we must find the place of our service. And then, in chapter 31, verse number 1, okay, alright, ngayon Kristiyano ka na? Nakakilala ka na sa Panginoon? No? Alright. Number 6, you must also prepare yourself for battle. Alright, tandaan niyo po ito. Okay, ngayon Kristiyano ka na? Ano dapat mo rin gawin? Prepare yourself for what? Battle. Nakatingin po? Si Hezekiah ay godly, mabuting hari. Si Hezekiah ay lingkod ng Diyos. Ha? At wala siyang hininga, kundi ibalik na muli yung templo. Ibalik na muli yung pagsamba. Okay? Bumalik na muli lahat ng tao sa Panginoon. Ha? But in chapter 31, verse number 1, sinalakay siya ng hari ng Syria. Ginigirahin siya. Nakatingin po? Ano ang pinakikita? Ano ang pinakikita? Alright, yes, gusto mo magbalik sa Lord? Gusto mo sumamba? Gusto mo magtapat na muli? Ngayon, prepare for what? Akala ba, prepare for what? Ihanda mo sarili mo, may battle. Ihanda mo sarili mo, may meron mo, may battle. May digmaan. Talagang nabuti. No? Hindi gusto ng Diablo na pumalik ka. Ha? Hindi gusto ng Diablo na yung pamilya mo, lahat na sa Lord. May battle. But thank God, in chapter 31, verse number 1 to number 2, yes, after Hezekiah accomplished all this in Jerusalem, in Judah, he was attacked by Sennacherib,
yung hari po ng Syria, giniyera siya. Okay? Kaya nakapakita lang, ano, yes, prepare yourself for battle. Ha? Okay? Prepare yourself. Talagang may ataking darating. No? May laban, may magtatawa sa'yo, may manggalahit sa'yo, may uusig sa'yo, may diablong tutusuhin ka. Ihanda mo sa bibig mo. Amen? Well, in verse number 21, kung may pinasa, 2 Chronicles 31, alright, makikita niyo po, no? Yes, okay, hinarap sila ng Hezekiah, ito po yung nangyari, na naginigyera sila, pero sabi ni Hezekiah, inipo ni Hezekiah yung mga senior, nag-serve sila, nagkaroon pa rin ng panambahan, umawit yung choir, at ang Diyos ay nagpadala ng ilang angel, Brother Tom. Isang angel lang, at yung sundalo ng Syria, mahigit 100,000 kinabukasan, patay na. Bakit? Sabi ng Diyos, the battle is of the Lord. Amen. Ang digma ito ay sa Panginoon. Diyos ang kanilang kalaban, hindi ikaw. Amen? Marunong Diyos upang itipensa niya yung tao niya. Amen. Right. Okay, gumanda ka lamang. Okay? Talagang yung temptation, yung trials, yung pagsubok, yung tukso, common. Pero laging mong tatandaan, God is faithful. Amen? Ang Diyos ay tapat, hindi niya hayag masubok ka, matukso ka ng higit kaysa yung makakaya. Kundi kalamit ng tukso, gagawin din naman yung kaukulang pagsubok, gagawin din ang kaukulang pag-iwan upang huwag kang mahulog sa tukso. Amen? But you must prepare for what? Preparation for what? For battle. For battle. Kaya kita mag-embry sa atin, isang sisimba ka na lang, may problema pa. Amen? Amen? Every Sunday, isang mag-church ulit pa rin, tsaka magtatalo-talo. Prepare yourself for battle. Amen? And lastly, beware of pride. Yun ang pangulilan natin. Beware of pride. Okay? Tapos na po, maraming tagumpay ang naranasan ni Hezekiah. Maraming tagumpay. Nagkasakit siya, mamamatay na lang ang dapat siya, nag-pray siya, remember that? Oh, okay? Pero sabi niyo, okay, Isaiah, pumunta ka kay Hezekiah. Sabihin mo, nakita ko yung pagluha niya. So hindi na siya mamamatay. Bibigyan ko pa siya ng 15 taon para mabuhay. Amen? Ang problema naman, dito siya nasubok. Sa dami ng tagumpay, at blessing ng Lord, nagkaroon siya ng what? Yung, nagkaroon naman siya ng pride. Doon naman ang Diyos, naggalit, tsaka dinisipline siya. Amen? Sabi ng Diyos, okay, sige. Yung judgment ko, sa mga nagka-pray ka, hindi ko mapadala sa'yo. Sa anak mo na lang, mapapalik sa'yo. Okay, so beware of what? Beware of pride. Don't forget, pride is not a virtue. Amen? Hindi ka napaka-importante tao. Hindi ako napaka-importante tao. Lahat ng meron tayo, meron ako, natanggap ko lang mula sa Diyos. Ano yung magmamalaki ko? Ano ba magmayroon ko? Amen? Kahit ito, bagal, nagagawa ko, not because ako'y malakas o magaling, no. Hindi. Kasangkapan lamang ako ng Panginoon. Amen? Kaya ano man ang palitin mo, ano man ang maabot mo, ano man ang makakapunat mo sa mundo ito, bakit kilala ka nun, yung mga mga lang, beware of what? Yes, huwag nawag kang kapitan ng Diyos ng pagmamataas. Be humble. Bihambo. Okay? Manatili kang mababa lamang. Alright? Walang taong nagpapakababa na bumaksak. Wala. Kasi mababa kayo. Ba't yung malalaglag? Amen. Amen? Tama? Ang malalaglag, yung matas na tayo. So kaya paano huwag yung malalaglag? Bumaba. Amen? Baka lang ba sa bumulusok ng walang pataas? Okay na yun. Amen? Beware of what? Beware of pride. Ay, kung natin ito, mayroon ka. Dakilang Diyos,
Maraming salamat.